Ang mga tao ay kadalasan ay kilala sa likas na katatagan at kakayahang maipagtanggol o mailigtas ang kanilang mga sarili sa mga hindi inaasahang mga insidente at kakilakilabot na sitwasyon o pangyayari. Kalimitan kapag ang isang tao ay nakaligtas sa mga sitwasyong halos na kanilang ikasawi ay itinuturing na isa itong himala o kaya naman sinasabi na ang tadhana ay hindi pa sumasang-ayon na sila ay lisanin ang mundo. Subalit ano nga kaya ang dahilan kung bakit ang mga taong ito ay nakaligtas? Ano kaya ang sa kanila ay nagpatatag at sino ang naging sentro ng pinagkunan ng kanilang lakas para kumapit hanggang sa kanilang huling hininga? Mga katinagalog, samahan niyo ako at atin pang mas alamin ang kwento ng mga taong himalang nakaligtas. Part 2. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para araw-araw ay updated sa mga videong inilalabas ni Tinagalog. Maraming salamat po. Si Harrison Okene, nang 26 ng Mayo ng taong 2013, ay inakala ni Harrison Okene na ito na ang kanyang huling araw sa mundo. Si Okene ay nagtatrabaho bilang isang kusinero sa isang tugboat na nag-a-assist sa isang oil tanker sa karagatan ng Atlantiko. Nang araw na iyon ay napakaalo ng karagatan dahil upang ang tugboat na kanyang sinasakyan ay tumaob at hindi kalaunan ay lumubog sa ilalim ng dagat na may lalim na 30 metro o 98 talampakan. Ang tumaob na tugboat ay kumitil sa buhay ng 11 nitong tripulante at tanging ang nakaligtas ay si Okene na nagawang makahanap ng paraan sa isang silid na may sapat na hangin na nakatulong sa kanya na manatiling buhay. Sa loob ng silid ay gumawa si Okene ng isang platform na nagbigay daan upang panatilihin ang malaking bahagi ng kanyang katawan sa ibabaw ng tubig. Alam niya na ito ay makatutulong upang maantala ang hypothermia at ang kanyang pagkalunod. Kahit batid ni Okene na limitado lang ang oras na maaari niya pang itagal doon, ay hindi naman ito nawalan ng pag-asa. Kalaunan ay nailigtas nga itong si Okene ng isang grupo ng mga maninisid at tuluyang nakaligtas at nagpagaling. Si Okene ay sinabing nanumpa na hindi na ito muling magpapalaot pa. Subalit makalipas na lamang ang 2 ay nakakuha si Okene ng diploma sa komersyal na pagsisid at ang mga taong nakahanap at nakaligtas sa kanya sa ilalim ng karagatan ay siyang nag-abot sa kanya ng kanyang diploma. Si Phineas Gage. Nang taong 1848, si Phineas Gage ay nagtrabaho bilang isang empleyado ng railways o ng tren sa Cavendish sa Vermont na ang partikular na gawain ay ang magpasabog ng mga bato upang makalikha naman ang mga daan o landas para sa gagawing bagong linya ng tren. Sa kasamaang palad, isang tubo ang tumama sa ulo ni Gage na sumira sa halos buong frontal lobe ng kanyang utak. Ang frontal lobe, mga katinagalog, ay bahagi ng ating utak na kumokontrol sa ating mga personalidad. Kasama na ay ang pag-uugali at ang ating emosyon. Pagkatapos ng kanyang pinsala, ay naobserbahan ng karamihan sa kanyang mga kakilala ang napakatinding pagbabago sa kanyang personalidad at pag-uugali. Ayon kay John Martin Harlow, na gumamot sa mga pinsala ni Gage, ay naging bastos ang pag-uugali nito. Nawalan ito ng modo at halos sagad ang naging kawalang hiyaan. Sinabi na ang mga pag-uugaling ito ay malayong malayo sa dating totoong asal nito. Si Gage ay nabuhay pa ng 12 pagkatapos ng aksidenteng ito at pinaniniwalaan na ang seizure na kumitil sa kanyang buhay ay konektado sa pinsala na kanyang tinamo sa aksidente na bumago ng kanyang buhay at pag-uugali sa loob ng isang dekada. Si Truman Duncan. Katulad ni Phineas Gage, si Truman Duncan ay isa ring train worker o nagtatrabaho sa rilis ng tren na nasangkot sa isang nakakatakot na aksidente. Hunyo ng taong 2006 sa Cleburne, Texas sa bansang Amerika, si Duncan ay nahulog sa tren habang siya ay nakasakay sa harapan nito. Noong una ay pinilit niyang subukan na malagpasan ang tren, subalit di kalaunan ay naabutan siya nito at sinimulan siyang hatakin
ng mga gulong ng tren pailalim. Si Duncan ay nakaladkad ng tren na ang layo ay umabot sa 75 talampakan o 23 na metro. Ito ay halos ikaputol ng kanyang baywang. Hindi man kapani-paniwala, subalit pagkatapos ng aksidente ay nagawa pa ding makatawag ni Duncan ng 911 upang makahingi ng tulong. Ayon kay Duncan, habang siya ay naghihintay ng tulong ay naiisip niya ang kanyang asawa at mga anak. Kaya naman mas pinili niya na magpakatatag. Sa tuwing nararamdaman niya na nagsisimula na siyang makatulog ay sinusubukan niyang gumalaw at panatilihin ang kanyang lakas. Pagkalipas ng 45 minuto ay dumating na ang tulong at sa mga oras na iyon ay halos kalahati na ng dugo sa katawan ni Duncan ang nawala. Sa kabutihang palad, siya ay nakaligtas at sumailalim sa mahigit 20 matitinding mga operasyon. Ang kanyang kaliwang binti ay kinailangan ding putulin hanggang sa kanyang balakang, maging ang kanang binti nito hanggang sa itaas ng kanyang tuhod. Di nagtagal ay muling bumalik si Duncan sa kanyang trabaho, subalit siya ay naitala na lamang sa loob ng opisina. Si Mary Vincent. Lang ika-1970s ay napakapormal na gawain ang mag-hitchhike o makisakay sa maraming tao na tiwala na ito ay ligtas na gawi. Subalit may mga iilang insidente ng hitchhiking na ang sa kasamaang palad ay nauwi sa karumal-dumal naman na krimen. Nang ika-29 ng Nobyembre ng taong 1978, ang 15 taong gulang na si Mary Vincent na mula sa Las Vegas, Nevada sa bansang Amerika, nakisakay kay Lawrence Singleton. Nakapagtataka na sa kabila ng mayroong ibang mga nakasabay at nagaantay, tanging siya lamang ang isinakay ng sinasabing lalaki. Ito ay sinabing iisa lamang ang pwedeng makisakay sa kanya. Maya-maya pa ay huminto na ang van ni Singleton at lumabas ito para umihi. Sumamang lumabas si Mary kung saan nakakuha ng tiempo itong si Singleton. Inatake niya ang babae gamit ang isang martilyo at ibinalik muli sa van. Tapos niya ito at paulit-ulit na pinagsamantalahan hanggang sa tuluyan itong mawalan ng ulirat. Nagising si Mary nang maramdaman niya na kinakaladkad siya ni Singleton palayo sa van. Nagpupumiglas si Mary ngunit wala siyang magawa sapagkat armado ang hitad ng isang matalim na palakol. Maya-maya pa ay inundayan ni Singleton ang kaliwang braso ni Mary at ito ay natanggal at sinunod naman ito ang kanyang kanang bisig. Pagkatapos ay inihagi si Mary sa isang matarik na pilapilan at isang drainage na halos wala ng buhay. Gayunpaman buong tapang at lakas na inakyat ni Mary ang pilapil at nakahingi ng tulong sa isang batang mag-asawa. Pagkatapos na maisugod sa ospital ay gumaling si Vincent habang si Singleton ay nahatulan lamang ng 14 taong pagkakabilanggo subalit nagsilbi lamang sa loob ng kulungan ng 8 taon. Sa paglaya ni Singleton ay bumalik ito sa kanyang sariling estado sa Florida kung saan isang babae naman ang kanyang binawian ng buhay sa pamamagitan ng patalim. Nang taong 1997, muli si Singleton ay nahatulan at si Vincent ay tumistigo laban dito at isinalaysay ang ginawa sa kanyang pag-atake. 20 taon na ang nakararaan. Si Singleton ay nahatulan ng kamatayan. Ngunit bago pa man ito matanggap ang parusa ay pumanaw naman ito sa sakit na cancer ng taong 2001. Si Alison Botha. Nang 18 ng Disyembre ng taong 1994, habang si Alison ay pauwi na sa bahay ng kanyang kaibigan, ay isang lalaki na armado ng patalim ang lumapit sa kanyang sasakyan at pilit ito na pinasok. Pinaalisan ito sa upuan ng driver at dahil sa takot ay mabilis naman niya itong sinunod. Nagsimulang magmaneho ang salarin at ayon dito ay kailangan itong hiramin ang kanyang sasakyan sa loob ng ilang oras. Subalit nang huminto ito para sunduin ang isang kaibigan ay nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa isang ilang na lugar at lalong nakaramdam naman itong si Alison na siya ay nasa bingid na ng kamatayan. Ang dalawang lalaki ay nangangalang si Franz Detoit at Ronald Kruger at halinhinang pinagsamantalahan si Alison at tatlong beses na
inundaya ng patalim hanggang sa halos mawalan na ito ng buhay. At upang makasiguro na hindi na ito makaliligtas pa, ay hiniwa nila ng malalim ang leeg nito na halos naman na ikatanggal nito. Nang makasiguro na si Allison ay hindi na makaliligtas pa sa kanilang ginawang krimen, ay iniwan nila ito. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, si Allison ay buhay at gising na gising at buong lakas na tinuntun ang pinakamalapit na kalsada kung saan siya ay nakahingi ng tulong. Sa kabila ng napakalagim na pag-atake, ay muling nakabawi at gumaling si Allison at ang kanyang karanasan ay naikuwento niya sa isang libro habang ang dalawang salarin na si Toit at Kruger ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo ng walang posibilidad na mabigyan ng parol. Ang asong si Finn. Si Finn ay isang police dog na kasama ni Police Chief Dave Wardo na mula Stevenage sa Inglaterra. Nang ikalima ng Oktubre ng taong 2016, ang magpartner na si Finn at PC Wardo ay tinutugis ang isang inaakalang armado na salarin. Hindi nagtagal ay natagpuan ng magpartner ang salarin. Si PC Wallace ay nagpakawala ng isang warning shot upang pigilan ang salarin sa pagtakas, subalit hindi ito huminto. Kaya naman pinakawala na ni PC Wallace Finn at agad tumakbo at hinabol ang salarin. Nang maabutan ni Finn ang salarin ay agad siya nitong kinagat sa binti at kahit anong gawin ng suspect ay hindi siya pinakakawalan ng magiting na si Finn. Ngunit tinusok niya ito sa dibdib at inulit pa sa kanyang ulunan. Sa kabila nito ay hindi siya binitiwan ni Finn at kalaunan ay naabutan na ni PC Wardell ang suspect at nagawang disarmahan ito. Si Finn ay agad namang isinugod sa isang veterinaryo. Ang magiting na si Finn ay sumailalim sa emergency na operasyon at kinakailangan tanggalin ang isang bahagi ng kanyang baga. Sa kabila ng pinsala na natamo nito ay himala naman na ito ay nakaligtas. Makalipas ang 11 linggo, si Finn ay bumalik sa pagiging police dog habang ang 16 na taong gulang na salarin ay hindi nasampahan ng kaso laban sa ginawa nito sa aso. Kaya naman isinumite ni Police Chief Wardell ang Finn's Law sa England at Wales kung saan hindi pinahihintulutan ang sinumang manakit sa kanilang mga service na alaga. At yan na ang mga kwento ng himalang mga nakaligtas. Sana po kahit papaano ay naliwanagan po kayo. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang makabuluhang mga talakayan. Ito po si Tinagalog. At bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Arnel Abela, Helen Sumarago Buena, Anak ng Dilima de la Cruz, Rusty Nails, Edwin Vargas, Malu Oles, Rowy Lacerna, Maria Fumoto, Leonila Catalunya, at kay Dan Hill. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang iba ko pang mga channel at FBH na ang More Than Facts, Tinagalog, Ligaliga, at Orange and Friends. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, at peace out.